Isang lalaki sa Pila, Laguna na hinihinalang nagpanggap na magde-deliver ng package ang pumasok sa loob ng isang bahay nang walang permiso. Tingin ng may-ari ng bahay, posibleng pagnanakaw ang pakay ng lalaki lalo't wala siyang inaasahang parcel. Narito po ang report. Kuha sa CCTV sa isang bahay sa Pila, Laguna nitong Martes ang lalaking ito na kumakatok. Balot na balot siya kahit tirik ang araw. Nang walang sumasagot, lumabas ang lalaki sa gate at may kinuhang kahon sa isang nakaparadang van. Walang kaabog-abog na pumasok ang lalaki sa bahay. Sa loob, dumampot ng tsinelas ang lalaki at tinataboy palayo ang aso hanggang makarating sila ng kusina. Maya-maya pa, may bumabas hagdan at binati ng lalaki. Ang lalaki, biglang binitbit ang kahon at nagtaas ng boses. At tsaka, umalis. Tingin ng uploader na nakatira sa bahay, nagpapanggap lang na delivery rider ang lalaki. Wala naman daw kasi silang inaasahang parcel na i-deliver. Posibleng pakay raw ng lalaki na magnakaw. Katok na po siya ng katok, tapos sumisilip po siya sa bintana. Then after po noon, nung wala pong lumalabas, yun na po yung pumasok siya sa bahay namin. Very alarming po siya sa part ko kasi first time pong may nangyaring ganun na dire-diretso po sa bahay na parcel driver. Suspecha niya, natiktikan sila. Yung katapat po namin na bahay, sinagot niya po na meron tao. Tapos yung sa kabila pong bahay, nakausap niya po yung pamangkin ko. Ngayon, ito pong pamangkin ko, nakapag-drop ng name na ang tanong, kanino po ba yan kay Kuya Aljun? Ganun po. So, ang sagot po ng rider, opo kay Aljun. Nai-report na nila sa barangay at pulisya ang nangyari at na-trace na raw ng LTO ang van kung saan kinuha ng rider ang parcel. Lesson learned po sa amin na wag na po namin hayaan na laging nakasara lang, naka-open yung bahay namin ng ganun lang. Naiinis ako na ganun na kagrabe yung mga tao ngayon na walang takot, na dire-diretso na lang pumapasok. Para hindi mapasok ang inyong bahay ng kung sino-sino, narito ang tips ng kapulisan. Tiyaking gumagana ang lock ng mga pinto at bintana. I-lock ang mga pinto at gate, lalo na kung gabi. Kung may puno sa harap ng bahay, putulin ang mga sanga na pwedeng akyatin ng mga kawatan. Tiyaking maliwanag o may ilaw ang inyong bakuran at ang daanan papasok sa bahay. Makakatulong din na hindi maging mainit sa mata ng mga magnanakaw ang loob ng inyong bahay kung may kurtina. Kung tingin mo ay may nagmamasid sa inyong bahay, mabuting kontakin ang mga pulis. Patay ang isang bata matapos mahulog at tapak-tapakan ng alaga nilang kalabaw sa Pilar, Capiz. Ayon sa pulisya, sakay ng kalabaw ang 11 taong gulang na bata, kasama ang kuya niyang 14 taong gulang. Papunta sana sila ng kubo ng kanilang lolo nang bigla raw tumakbo ang kalabaw. Nahulog ang dalawa. Pero dahil nakatali sa kalabaw ang mas batang biktima, napak-apakan siya at nakaladkad. Bukod sa mga pasa at sugat, nabali ang kanyang mga tadyang na ayon sa doktor ay dahilan ng kanyang pagkamatay. Ibinenta na ng pamilya ang kalabaw. Age is just a number para sa isang lolo na gagraduate ng senior high school. Ano kaya ang nagtulak sa kanya para magpursige? Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Mapagmahal na lolo. Sa pamilya ay maasikaso. Siya, si Hilario Hibanes, na sa edad na 70, ay masipag na estudyante at proud na magtatapos ng senior high school. Eto nga at meron ng graduation photo at magmamartsa na sa May 30 ang lolo nyo. Hamon man ang katandaan, hindi ito naging hadlang. Kaya nang inalok siyang mag-aral sa ilalim ng Alternative Learning System sa Apari East National High School. Kapag pagka-enroll niya, gusto niya kagad-agad, papasok na siya. Makikita mo talaga yung determinasyon niya. Tumigil siya sa pag-aaral dala ng kahirapan.
hanggang sa nagkaroon na ng pamilya. Pero dahil sa pagpupursige, limang anak ni Tatay Hilario, pawang mga profesional na. Dahil kung hindi nila ipagpatuloy na yan, paano nila sasabihin sa kanilang mga anak na ipagpatuloy niyo anak ang inyong pag-aaral kung sila mismo ay wala silang ginagawa para umunlad ang kanilang sarili? Naging tampulan man siya ng tukso, pamilya ang naging inspirasyon para makapagtapos si Lolo Hilario. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mangbubuli, huwag kayong manghuhusga dahil ang ginagawa ko para sa pamilya ko. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.